alas 9:28 na po ng umaga. Mm-hmm. Ayan, at ito. At tanong ng marami. Marami. Nasaan ang aming national ID? Nananawagan sila, hinahanap. Ano ba ang delay? Bakit may delay? At ayan, hanggang kailan daw sila maghihintay? Nako, yan ang ating mga itatanong mamaya. Hindi mamaya, ngayon na. Ngayon na pala, ngayon na. Sa ating bisita, si Sir Norman Fulgencio, ang Postmaster General and CEO ng PhilPost. Good morning po, sir. Good morning po, Sir Norman. Good morning. And hi, welcome. Sir Norman. Good morning po, ma'am. Good morning, Pati, Ali. Good morning. Hindi, si CJ to. Si CJ, wala si CJ. Oh, sorry. Okay. Ano, naghihintay na kanya. Mali yung binigay sa akin. Oo, di ba? It's okay. Sir Norman, welcome back po sa ASPN. So, I was asking earlier, no, if you are fixed ang term ninyo or kayo ba ay hold over? Ano bang status nyo po as PhilPost General, Postmaster General? Opo. Good morning. Hold over po tayo. Inihintay lang po natin yung ating kapalit. Oo. As soon as dumating yung replacement po natin, siya na po yung mag-a-assume to be the next postmaster. Yung next postmaster, if ever ba, baka kasing tagal po ng national ID ang dating. Hindi ko po alam. Ito po, kaya nga po namin ikaw gustong makapanayam. Kasi nga, baka pwede nyo kaming bigyan ng update po kasi marami po talaga nag-aabang ng kanilang mga national ID. Ano po ba ang rason bakit po ito naaantala? Alam mo, ako natutuwa at nabigyan nyo kami ng pagkakataon para ito maliwanagan natin. Okay. Number one, yan pong national PhilSys ID as of June 30, nakapag-deliver na po tayo dito ng 13.7 million. 13.7. Wow. Okay. Out of the 14.5 million that we received. 14.5. Okay. Okay, that means 90% po na delivered na. Okay? Mm-mm. And then 6% pending. Ibig sabihin po ng pending, ongoing ang delivery kasi ito po yung ng mga nasa far-flung areas. Yes, no? Yes po. So, ngayon, ang tanong, ang sabi, hindi pa raw nila natanggap yung ID nila. Mm-hmm. Dahil hindi pa namin dinideliver. Mali ho yan. Oh. Mm-hmm. Alam niya, meron ho tayong post office na website. Mm-mm. Where you can check. Kasi yung iba nagtatanong, pag pumasok sa website, ang sabi nila, not found. Oo. Opo, pagka not found, ang ibig po sabihin yan, hindi pa ho nare-receive ng post office yung mga ID. Oo. So ibig sabihin, nasa PSA pa po ang ID nyo. So hindi sa inyo ang problema? Oh. Hindi ko po alam. Hindi, wala po kaming problema. Yeah. Oo. So, hindi lang po kami kumikibo. Kami yung tinuturo. Oh. Kaya lang, kayo lang yung nagbigay sa amin ng pagkakataon. Sige, sasagutin na po namin yan. Oo. Oh. 94% delivered. Correct. 6% ongoing. Pending. Mm-hmm. Oo. Oh. Far-flung areas. Oo. O ngayon, nakita niyo sa post office website, not found. Mm-hmm. Ang ibig pong sabihin nun, hindi pa po nare-receive ng post office ang mga ID galing sa PSA. Mm-hmm. Yan po, maliwanag po yan. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto nyong itanong, ano ba ang sitwasyon, nasaan yung ID ko? Mm-hmm. Pagka not found, pwede kayong mag-email sa PhilSys. Mm-hmm. Pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook. Mm-hmm. No? And I don't know if there are other ways to for the public to know kung ano yung status sa PhilSys. But to be straightforward lang, yeah, ma'am, 94% delivered. Yung 6% ongoing as of June 30 po yan. Yeah, baka yung 6% yung lang maingay talaga. Very vocal. Hindi po. Yung 6%, I don't think so. Marami pong nagtatanong sa amin. Oo. So, hindi lang yung 6% dahil 50 million yung nakaprograma ngayong taon na to eh. So, ibig sabihin, di ba, 38
37 million yung nag-aantay. Oo. Mm-hmm. So, kaya nga, so dito ako nagtataka, no? Sabi nyo nga na you started with 14.5 million. Million, yes. 13.7 was already delivered. Tapos 6% po ang pending, no? Waiting for delivery. Pero alam naman natin na lahat ng Pilipino hinihikayat na kumuha ng ID. And I don't know if the number, sabi mo nga 50 million po ang tinitingnan po, ang target ba ng PhilSys? Would you know pa yung target? Kasi moving forward, alam natin nagkaroon ng pandemya, but in terms of efficiency, how long does it normally take for PhilPost to deliver such documents like this? Kung i-turn over sa inyo ng PhilSys, kunyari yung ID, gaano katagal, ilang araw na maaasahan ng recipient makuha niya yung kanyang ID? Okay. So, ang inuna po kasi natin, ang PhilSys inuna po yung mga far-flung areas natin. Okay. Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. So, we are given 30 days to deliver on those areas. No? Okay. So, yun ang mga inuna. So, yung ibang nakaka-receive ng nasa city na, ibig sabihin, merong mga nasama na sa city. Pagka nasa city, in less than 15 days, nasa kanila yan, nare-receive na. Oo. 15 days. So, kung nakakatang, usually, okay. Yung 30 days kasi is mga far-flung areas yun eh. Oo. Minsan, marami po tayong sitwasyon na dalawang beses na dineliver, wala yung tao. Mm-hmm. Hindi iniiwan. So, gumagawa na po tayo, gumagawa rin po tayo ng mga paraan tungkol dyan. Nagkausap na rin po tayo ng PhilSys, pumayag na rin po yung NEDA na magkaroon ng tinatawag na what do you call that, yung sa mga plaza type delivery. Okay. Bagsakan na lang. Opo. Papatawag po natin yung mga tao kasi alam niyo po itong mga tao na nakapag na meron ng ID. Nagtatrabaho po yung mga yan eh, no? Pag when we talk about far-flung areas, yung iba po niyan mga laborer, probably laborer na one week or one month na naka-assign sa isang lugar. Construction. Ano sila, kumbaga, mga transients na umiikot. Mga transient, di ba? So, no matter how many times mo i-deliver yan, wala talaga doon yung tao. At walang pag-iwanan. So, gumawa na rin tayo ng paraan. Meron tayong plaza type. Yes. Kung saan, lahat po ng hindi nakatanggap na so many attempt at wala pa rin, hindi pa rin nila nare-receive dahil wala nga rin yung tao, nagkakaroon tayo ng mga plaza type ngayon sa mga far-flung areas. Oo. So, para siguro on a weekend nandun sila, matawag ng barangay para personally, maiabot natin yung mga ID. Okay. So may mga solusyon naman tayong ginagawa on our part. Mm-hmm. But of course, ito, hinihingi rin natin lahat ng pahintulot sa PSA kung payag sila o hindi. But you know, we're trying to come up with more solution para itong mga ID na to maparating natin ng mas mabilis. Okay. Sir, total na pag-usapan na rin po natin kanina, no, yung delivery ninyo na 30, it takes about 30 days kapag sa far-flung areas and then you have like 15 days kapag dating sa mga cities natin. I got to talk to someone before, no, na he's a lawyer from Cebu. At ang sabi niya, you know, if we just improve yung bilis ng delivery pagdating sa PhilPost natin, we will be able or we can be able to improve din yung ating justice system. Kasi 'di ba kailangan ipadala through mail yung mga papeles na yan. Sir, I want to touch on that in the context of modernizing yung PhilPost natin, make it faster. Kasi everyone now, I don't think anyone would consider sending their parcels, yung mga letters nila through PhilPost. Lahat yan nasa mga, ano na, mga LBC, mga ano natin, di ba, mga sa Grab or ano. No one would consider sending through PhilPost. So how do we, or are there
measures being done or steps being done para i-modernize natin yung ating PhilPost? Alam niyo, ma'am, na-i-launch na natin yung ating modernization and innovation and modernization of ng postal office. Well, nilaunch natin yung ating ERP, which is yung digitalization ng internal ng ating operations ng post office. And then, nandiyan na rin po yung ating website, no, na kung saan, yung ating pong website, eventually, dahil last June 28, nagpirmahan na po kami ng DOF and BOC para sa ating online payment of duties and taxes, no? So hindi na po kailangan pumunta pa yung tao para bayaran pa yung mga taxes na yan. No? Oh, that's very so helpful, that is sir. Also in compliance with all the recent laws that was introduced this year. And then yung ating mga stamps and everything, all the merchandise of the Philippine Postal, mabibili na rin mo natin yan sa website. Bago po yung website natin, you can check on that. Yes. And then yung atin pong mobile app will be up anytime soon, probably in a week, in 2 weeks' time. And yung ating pong sorting machine, nakikita natin, electronic na rin ho yan, yung ating machine na ginagamit. No? And so many things, no? Hindi naman ho tayo papayag na sasabihin natin, wala tayong ginawa. Mayroon ho tayong yes ginawa. Po, yes po. Hindi lang ho kami nag-iingay dahil ayoko kayo na nagsasalita nang hindi naman nagagawa. Yes, sir. Pero diba? I think you need to be doing more media interviews, sir. In line with what you said, I want to ask, ano po yung magiging features on the website? This is something that everyone needs to know, sir. Well, you can check the website. I'm sorry, for the app. Ah, for the mobile app. Well, alam mo, yung extensive yung mobile app na ginawa natin, no? It's not only the digital payment of government whatever dues or ano ba ang binabayad natin sa mga sa government, SIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Eventually, it will be connected there. Okay. Sir, I was going and to then ask... Yung at, no, sige, go ahead. Sige po. Yung ating mga... payment for utilities, no? Nandiyan na rin ho yan. Hindi mo kailangan pumunta pa sa post office. Okay. Well, sir, sana invite nyo kami sa... Ang dami pong features yan. At ang isa pong highlight din ng ating mobile app, kaya ho yan matagal. Dahil talagang yan eh pinag-aralan. Diyan po, sinasagot natin yung gusto po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung medium small enterprise. SMSE. Nakapasok na ho kasi yan dyan. Kung nakikita nyo, mayroon ho tayo dyan one town, one product. Yes po. Mobile app. Nasa mobile app na rin ho yan. Okay. Well, invite us po pag na-launch na yan. I was please going to ask, Sir Norman. Gawa na ho yan. Gawa na po yan. Inihintay lang po natin yung isang kulang na submission. Okay. At yan... Kasi po, meron palang time yan pag in-apply mo sa Play Store. So, meron pala yung, di namin nakakita yun, na-consider yun na 30 days, no? Okay. Para ma-i-upload mo na siya. Kung makikita mo, ayan, nakita niyo dyan, may one-town product. Gawa na ho lahat yan eh. Okay. So, speaking of, ang kailangan lang natin, i-connect na lang natin yan sa mga, kakausapin natin lahat ng mga governor, mayors na yung kanilang mga produkto sa probinsya para matulungan yung mga kababayan natin doon na maibenta yung kanilang mga produkto. Nandun na ho lahat yan. Okay. I was going to ask, Sir Norman, marami naman nagsasabi, nagko-congratulate na madali pong kumuha
nakakuha ng PhilPost ID po. Yes. Diba? And it's also considered as a valid ID. So maybe you can tell us more about the feature, kung anong mga ginagawa ninyong enhancement para po mas maging up-to-date po itong ID to make it easier, more accessible po for anyone to get a PhilPost ID po. Sabi nga nila, parang ano na lang yan, yung SNR card na nakukuha nyo kaagad. Agad-agad, so, yes. So, ano po ang mga features? Saan sila pwedeng kumuha nitong PhilPost ID po? Alam niyo po, yung ating bagong PhilPost ID, which we call it postal card. Mm-hmm. Because postal we don't card want na to call it PhilPost ID, dahil yung PhilPost ID po natin, nasa transition po tayo from PhilPost ID to postal card, which is the postal card will now become a financial card. Oh, okay. So bakit po naging financial card ang postal card? Mm. Okay. Because ang post office po sa ilang daang taon, ang money transfer for yung foreign remittance, nag-originate yan sa post office. Okay. So, yan, hindi naman ho yan nawala. Membro po kasi tayo ng Universal Postal Union. Para pong United Nation yan, 192 countries. Yan ang mga partner natin. So, dyan po nagkakaroon ng mga money remittance. Kung wala tayong banko doon, we can use the post office of that particular country to send money. Mm-hmm. So, yung postal card po natin, ito na po siguro yung pinaka, I would say, most sophisticated postal ID, financial card, no? Na na-introduce natin dito sa Pilipinas, dahil ito po ay accepted not only in the Philippines but internationally. Wow. Pero sir, may nag-text lang sa akin si Mercy na store. Sabi niya napakamahal daw ng postal card ninyo, 500 pesos. Ganito ba kataas ang postal card? Alam niyo, yung postal ID po, 500 pesos na rin ho yan, 18 years ago. Oh, really? Oh. Okay. 18 years ago, postal ID was already at 500? Oh, sorry, 15 years ago, okay. 500 na. 500 na ho yan eh. Oo. Ngayon, may expiration date ba yan? Parang driver's license ba yan? 10 years? 5 years? Yung postal ID po, 3 years. Yung bagong postal card, 5 years. 5 years, okay. So pwede na rin. Okay. Parang i-amortize mo 100 pesos a year. Di ba? Ginagawa ho natin lahat para maiayos, maging merong dignidad yung ating mga produkto ng post office. Dahil ang post office po, Philippines yan eh. Yes. Kaya represent natin Philippines. Hindi naman pwede puro na lang tayong luma, bulok. Yes. Correct. No, that's what I was going to ask. Matagal po ang transition. Yeah. Uh-huh. No? Oo. Pero sinasabi ko po sa inyo, gawa na po lahat yan. Hindi po tayo nagbabola rito. Yes, oo. At hindi rin ako haharap sa inyo kung ito nasa period para drawing pala. Drawing pala. Drawing. No, kaya ano, Sir Norman, that's why nga, gusto natin imbitahin lahat ng Pilipino magkaroon ng postal card. Saan po ito available? They can go to any post office or selected lang po ng mga post office po ang makakapagkuha ng postal card? Yayain nyo postal po. Ang postal card po, ganito po yan. Kung paano po kayo nag-apply ng passport, ganun din po yan. Okay. Hindi niyo po kailangan pumunta sa post office. All you have to do is enroll through our website. Nandun po ang enrollment ng postal card. Postal card. Okay. Nandyan po. And then, pagka po na-enroll niyo na yan, makakakuha rin po kayo ng schedule para sa biometrics. Oo. Mm-hmm. San po? Okay? Oo. Yung biometrics, yan lang po ang kakalat all over ang initial namin 50. Pero 50 post offices? Hindi, 50 units pa lang 'yung ating enrollment ng biometrics. Pero by this year nasa 202 'yan. Mm. Pero ano po
po yung ibig sabihin nun. Hindi niya naman ho kailangan na pumunta ng post office. Okay. Mm-hmm. Pero paano kukunin yung biometrics? Pagka na-i-enroll nyo. Oo. Then, pagka ho yan, hindi katulad ko si ngayon, yung sistema, dala-dala lahat yung mga Xerox, requirements, pipila to submit, di ba? And then, biometrics. Ngayon, no, hindi na. Submit nyo online. No? And then, pagpunta nyo doon, lahat ho nung, yung mga dokumento nyo na sinisirox, hindi nyo kailangan isirox yan. I-scan yan. Dali nyo yung original, i-scan lahat yan. Okay. I-scan. Pagka-scan ho nyan, iuwi nyo na ho yung dokumento. Hindi na ho kayo magbabayad ng mga tatlong kopyang ganito, apat na kopyang ganyan, sampung ganyan. Wala na ho yan. Okay. No? Okay. So, hindi lang ho natin pinago, minodernize din ho natin yung sistema at par with other countries. Mm-hmm. But with the biometrics po, saan po sila pupunta? When do they go for the biometrics po? When do they retrieve po? How do they get the physical card? It's also mailed to them. Pero yun nga, yung tanong ko lang po, paano po makukuha yung biometrics? Saan sila pupunta? Lalagay po natin yan sa mga convenient places like malls. Mm-hmm. Okay. No? Para hindi na sila mainitan. Okay. At least pumila man sila, pwede naman sila mag-aircon. Sige, so to wrap up lang, Sir Norman, no? We don't have much time. So, itong postal card, it's already available. Kung ako, gusto ko na magka-postal card, I can just go to the website of the Philippine Post Office, download the application form, scan my documents, and then I will just await na lang po kung kailan ako kukuha ng, kung kailan yung appointment ko for biometrics. Tapos sasabihin no, ba... Ma'am. Ganun ba? Ganun ka simple? No. Pag doon nyo, i-fill up na online. Yeah, kaya nga. That's why. Ngayon, pag fill up nyo po, ano tawag doon? Isascan. I-scan nyo. Doon nga. Isasubmit nyo online. Kaya nga. In documents. And then as soon as we submit it, does PhilPost reply and do they give us a date kung saan kami pupunta for our biometrics and where? Tama po. Bibigyan kayo. Kailan niyo po ba gusto ng pumunta? Bibigyan kayo ng appointment para hindi na ho kayo pipila. Okay. And so, same system po. Paano kayo nag-apply ng passport? Ganun din po. Okay. Ayun. Very good. At sa halagang 500 pesos, ang validity niya, good for 5 years. Okay. Maraming salamat po, Sir Norman. At I'm sure, sana po, marami pong nakarinig po dito sa inyong update po sa amin tungkol sa PhilSys na card. So 96% delivered, 94% delivered, 6% pending, 15 million na po ang nakalap po ninyo. So good job po sa Philippine Post Hindi PhilPost ang bottleneck natin. Okay? Thank you so much, Sir Norman. Maraming salamat po, Sir Norman Fulgencio, ang Postmaster General natin and CEO po ng PhilPost. Ang oras, alas 9:50 and punto na po. Diyan lang kayo. Huwag na huwag po kayong alis dahil magbabalik pa ang A.S.P.N. Ano sa palagay?